Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang matatalakay natin sa ngayon ay ang kahalagahan ng Ashura o ang kahalagahan ng pag-ayuno sa araw ng Ashura. Fadlu siyami yomi Ashura. Kahalagahan ng pag-ayuno sa araw ng Ashura, ibig sabihin ito ay ang 10th araw ng buwan ng Muharram. Ang Muharram ay unang buwan ng Hijri o kaya ay Islamic calendar. Alam nating lahat na ang buwan ng Muharram ay ito yung nag-iisang buwan na tinawag ng propeta na Shahrullah, Shahrullah al-Muharram. Isinama ang pangalan ng Allah. Ibig sabihin ay Shahrullah, buwan ng Allah na ang tinatawag na Muharram. Sa 10th araw, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay mainam na tayong mga Muslim ay mag-ayuno. Sapagkat napakalaki namang gantimpala ang ipagkakaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa naisalaysay ni Ibn Abbas, kalugdan siya ng Allah, Qadiman Nabiyo sallallahu alayhi wa sallam al-Madinata fara al-Yahuda tasumu yawma Ashura. Faqala ma hadha? Qalu, hadha yawmun salihun. Hadha yawmun najjallahu bani Israila min aduwihim. Fasamahu Musa. Qala, faana ahakku bimusa minkum. Fasamahu wa amara bisiyamihi. Naiulat ni Al-Bukhari. Ayon sa naisalaysay ni Ibn Abbas, kalugdan sila ng Allah, kanang sinabi, Kadiman Nabi. Dumating ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina. At nakita niya ang mga Hudyo na sila ay nag-ayuno sa araw ng Ashura. 10th araw ng buwan ng Muharram. Sila ay nag-ayuno. Itinanong ng propeta, sabi niya, ano yan? Sinabi nila, na hadha yawmun salihun. Ito yung araw na mainam. Yan ang salaysay ni Bukhari. Ayon sa salaysay naman ni Muslim, hadha yawmun azim. Ito yung araw na dakilang araw. Anjallahu fihi Musa wa qawmahu wa gharraqa fir'auna wa qawmahu. Ito yung dakilang araw, sabi ng propeta, ayon sa salaysay ni Muslim naman, na iniligtas ng Allah si Musa at ang kanyang mga kasama at nilunod ng Allah si Paraon at ang kanyang mga kasama. Hadha yawmun salihun. Babalikan natin ang salaysay ni o ulat ni Al-Bukhari. Hadha yawmun salihun. Ito yung araw na mainam, mabuti. Najjallahu bani Israel min aduwihim. Iniligtas ng Allah ang mga angkan ng Israel, ang mga nanampalataya sa Allah, sa kanilang mga kalaban, mga kaaway. Fasamahu Musa. Kaya si Musa ay nag-fasting. Nag-ayuno sa araw na yan. Kala, sinabi ng propeta, faana ahakku bi Musa minkum. Ako ang mas may karapatan kay Musa sa inyo. Fasamahu, kaya nag-ayuno si propeta, wa amara bi siyamihi, at ipinagutos niya ang pag-ayuno sa araw na ito. Yan ang naisalaysay o kaya ang naiulat ni Al-Bukhari. Sa karugtong ng ulat ni Muslim, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasama Musa
Si Musa ay nag-ayo, no? Syukran lillahi ta'ala bilang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya maliwanag na maliwanag sa banal na Quran na kung saan ay ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagsabi, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Sa Suratul Baqara na ika-50 na talata. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, at alalahanin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na hinati namin para sa inyo ang karagatan. Alam natin ang kasaysayan ni Musa na nang ihampas niya ang kanyang tungkod sa karagatan, nahati ang karagatan. At mayroong mga daan na 12 mga daan na bawat tribu ay mayroon silang sariling dadaanan doon sa lupa na yun sa ilalim ng karagatan kasi nahati ang karagatan. Tingnan ninyo mga kapatid ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Muhammad, hindi niya nahati ang karagatan. Pero mayroong ibinigay sa kanya ng Allah na himala na nahati ang buwan. Si Propeta Jesus, hindi niya nahati ang karagatan. Hindi niya nahati ang buwan, pero mayroon namang ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na himala, gumagamot ng may sakit, o kaya ay bulag, o kaya ay ayon sa nabanggit pa sa banal na Quran na kapahintulutan ng Allah ay nakabuhay siya ng patay. Bawat mga propeta, sugo ng Allah, binigyan ng Allah ng kanya-kanyang mga himala na bilang tanda ng kadakilahan, kakayahan, kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ, kaya iniligtas namin kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nang mahati ang karagatan, nakabagtas na ang mga kasama ni Propetang Moises, sumakanyang kapayapaan, pati si Moises, ay ibig sabihin, faanjaynakum, iniligtas namin kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. At nilunod namin ang mga angkan o mga kasama ni Paraon. Nilunod namin ang mga kasama ni Paraon. Ayon pa sa kasaysayan, ay si Musa, nang sila ay makatawid na sa karagatan at pumasok na ang mga tauhan ni Paraon, pati si Paraon, ay gusto ni Musa na magbalik na yung karagatan sa original na anyo na para matakpan na sila. Kaya sinabihan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na hayaanan niya, kasi ang Allah nang bahala. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, at nilunod namin ang mga kasama, mga angka ni Paraon, وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, habang kayo ay nakatingin, habang inyong tinitingnan. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita natin ang talatang ito sa Suratul Baqara na ika-50 na talata. Ito ang kagandahan sa Islam. Kasi karamihan, mga introduction lang ang nababanggit natin, mga hadith ng propeta, kaya mas mainam na pag-uwi ninyo sa bahay, saliksikin ninyo, i-research ninyo, ano ba talaga ang kahalagahan ng tinatawag na Asura o kaya ay ikasampung araw ng buwan ng Muharram. Pero ingatan lang natin, mga kapatid, kasi sa araw din na ito ay mayroong mga lihis na pananampalataya na iba ang kanilang mga ginagawa, tulad ng sinasakta nila ang kanilang mga sarili, lumuluksa o anumang mga bagay na ginagawa nila na lihis sa pananampalatayang Islam. Isa sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naisalaysay ni Abi Qatada, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yawmi ashura ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu. Rawahu Muslim. Ang pagayuno, sabi niya, sa araw ng Ashura
ang ikasampung araw ng buwan ng Muharram ay ahtasibu ala Allah, sa palagay ko'y karapat dapat sa Allah, karapat dapat sa Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu, na pawalang sala niya o kanyang pawalang sala o kanyang burahin ang isang taon na allati qablahu, na nauna dito. Tingnan ninyo mga kapatid, ayon sa iba pang salaysay, makikita natin na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya itanungin, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang siyam yawmi Ashura, itinanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tungkol sa pag-ayuno sa araw ng ikasampung araw ng buwan ng Muharram, Ashura. Faqala yukaffiru sanatal madiyah. Tingnan ninyo mga kapatid, sinabi ng propeta, mabubura ang isang taon na nakalipas na kasalanan. Ibig sabihin, mabubura ang mga kasalanan. Ibig sabihin, yung mga maliliit na makasalanan. Kasi tayo araw-araw, gabi-gabi, tayo ay nagkakamali. Walang isa man sa atin na hindi nagkakamali sa loob ng isang araw. Nagkakamali tayo. Pero anong dapat nating malaman mga kapatid? Kasi nang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, ang mga Hudyo ay nag-ayuno sila ng ikasampung araw. Ipinag-utos ni Propeta na mag-ayuno tayo sa Ashura, ikasampung araw. Pero lagi nating tandaan na ipinag-utos din sa atin ni Propeta na salungatin ang mga hindi nananampalataya. Katulad ng mga Hudyo, ipinag-utos ng Propeta na salungatin sila. Huwag gayahin. Kasi kung mag-ayuno ka lang ng ikasampung araw, ay baka mamaya ginagaya mo lang ang mga Hudyo na sila ay nag-ayuno ng ikasampung araw na tinatawag na Ashura. Anong ibig sabihin ito? Mas mainam na mag-ayuno tayo ng ikasiyam na araw at saka ikasampung araw. O kaya ay mag-ayuno tayo ng ikasampung araw at saka ikalabing isang araw. O kaya ay mag-ayuno tayo ng ikasiyam na araw, ikasampung araw, ikalabing isang araw. Okay. Pero pwede rin naman na mag-ayuno tayo ng ikasampung araw lang. Alalahanin natin na ginagawa natin ito upang ating makuha ang biyaya ni pagkakalob ng Allah ng isang taon. No? Isang taon na kasalanan ay mabubura. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya, ayon sa naisalaysay ni Ibn Abbas, kalugdan siya ng Allah, lain baqitu ila qabilin la suman natasi', kung makakaabot pa ako sa susunod na taon, sabi niya, ay siguradong pag-ayunuhan ko ang ikasiyam na araw. Oh, kasi ipinag-utos ang ikasampung araw, kung makaabot pa ako, sabi niya, ng susunod na taon, pag-ayunuhan ko itong ikasiyam na araw. Kaya mas mainam mga kapatid, ay pag-ayunuhan natin ang ikasampung araw at pag-ayunuhan pa natin ang ikasiyam na araw. Sikapin natin na makapag-ayuno mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala upang ating makamit ang biyaya na ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala at mabura ang ating mga naunang mga kasalanan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.